and abominable adulteries, wherein they think it strange that ye run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you. Who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead? For this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the Spirit. But the end of all things is at hand. Be therefore sober and watch unto prayer, and above all things have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Let's pray pa naman. Salamat sa pangay na Lord, mag-habay na Lord. I hope, Lord, na itong virus, Lord, mapag-inawa namin, nalimutan ang bagay dito, Lord, about the destiny, Lord, and about this Calvinism, Lord, and itong damage to the doctrine, Panginoon, and pray na mapag-inawa sa akin, Lord, sa Amen. Amen. Okay, good morning po. Good morning. So, 5 pages. Kuha natin itong mga bata, patulungan ko naman kayo, no? Okay, may timidate lang. Kaya may timidate ko. Pag-usapan natin ay about patatapos tayo dun sa origin. Naalala nyo last week, okay, 3 weeks ago, patapos tayo dun sa origin. Pinag-aralan natin sa tayo ng galing, inaralan natin in detail. Bakit importante, alam natin sa tayo nagaling. Kasi hindi mo alam kung saan ka nagaling, hindi mo alam kung saan ka papatungo. Diba ba? Hindi mo alam kung lumikha sa'yo, hindi ka niniwala na may Diyos. Lalo hindi ka maniniwala may lakit at infierno. Diba? Niniwala tayo may lakit at infierno dahil alam natin ang Diyos ay mabuti. At siya ay... ano ka tayo? Okay, so iniwala tayo may Diyos, may nagpasimula ng lahat. Kung siya nagpasimula nun, siya rin na may authority, may jurisdiction, so kung saan tayo magtatapos. Okay? So, kaya yung mga school, maalala nyo, punta ako sa school, asal ako sa nangirap pala ito, malipat na school. So, nag-first year ako ng ama, alam ko napakaganda kasi galing nag-present sa amin eh. Nag-present sa amin ng high school, no? Commercial. Medyo, di ba may pupunta sa school, mga graduating? Nauna yung, di ba nagkakaroon ko yung ICC pa ba yun or something? Marketing. Oo, oh, marketing. May ICC pa rin dun. Eh. Tapos sabi yung ama, ilan ang classroom nila na air condition? Kami, ano, nasa 40 ba? Ah, di, nasa 5 ba? Kami nasa 40. Ano, ganun ba? Kasi, alam nyo ba yung, so anyway, long story short, doon ako nag-in mo. Alam mo kay daddy, no, no? Medyo mali mo yun. No, sinikap nyo. Pero, banda mo lang, hirap. Kasi nasa trimester pa yun. Tapos, yung mga teacher, hindi naman ako magalingan. Okay? Alam na sa ano yun eh. Dati, malaking halaga na yung 13. Nasa 13,000 isang trimester. So, ilan yung bubunoy ni daddy sa ano? Isang buwan. Sa halos 4,000. So, malaki na dati ngayon. Napakalaki na dati nun. So anyway, bakit may mga
mga iba-ibang school, pag nagsimula ka doon, especially UP daw, kaya hindi ako nag-UP kasi hindi ko nakuha yung course na gusto ko. Okay. Tapos, ang gusto nila, hindi ka pwedeng mag-transfer doon. Basta-basta. Kung nag-first year ka sa iba, dapat doon pa rin mag-start ka ulit. Okay. Kasi jurisdiction nila yon, di ba? Sila yung nakakalam yung patnong estudyante. Sila din yung naglalatag no, kung paano ka magtatapos. Okay? Nasa kanila yun kasi sila yung school. So, galing din yung mga sa bahay, no? Pinaplano nung magulang nyo kung saan kayo pupunta. Diba? So, bakit kami nag-homeschool? Iba, hindi. May plano kasi yung tatay nyo sa inyo. Iba. So, iba. May dahilan nyo. So, bakit dito ako magkatrabaho? Bakit ito mag-stay? Okay? So, pag di mo alam yung origin mo, hindi pa rin patutunguhan mo or at least malabo. Kaya inaaral natin last week, last time, ang Diyos ay siguradong nagpanimula ng lahat. At dahil siya ay nagpanimula, kung may duda tayo doon, may problema tayo malaki. Hanggang ngayon, alamin mo saan ka nagmula. Okay? Kaya yung mga iba na walang iniwala sa Diyos, hirap na hirap sila dyan. O yung iba naman, hindi na iniisip. Hindi rin kasi ganun eh. Kaso, malabo yun. Paano ka magpuposit sa buhay mo, hindi mo alam kung saan ang galing. At pag hindi mo alam kung saan ang galing ka, hindi mo alam kung saan patuto mo. Okay, nakuha nyo na ba yun? Yun yung last thing. Yun yung malinaw dapat. Hindi mo alam, hindi mo malalaman. Isa ka pupunta kung hindi mo alam ang iyong pinanggalingan. So this week, start natin itong destiny. Isa tayong punta. So long story short, dalawa lang yan. Langit o impyerno. Okay. Dahil ang Diyos ay mabuti, siya ay banal, ayaw niya sa kasalanan, tayo ay may kaluluwa na hindi namamatay, siya ay mananatili after mamatay ang ating katawan. Saan papunta yung ating kaluluwa, yung pinaka-destiny natin? So, sabi sa Bible, dalawa lang, langit o impyerno. Okay? So yun ang pag-aaralan natin. Pero, as an introduction for this three-part lesson or sermon, dito muna tayo sa part 1. Part 1 natin is Calvinism. Okay? So, kung naalala niyo ba yun din, sabi mo, ano yung Calvinism? Yung Calvinism, sabi din sa Wikipedia, Calvinism is also called the Reformed Tradition. Okay? Kinuha yan sa pangalan ni John Calvin. Reformed Christianity, yun ang tawag nila sa sarili nila, Reformed. Kaya pag pinakita kayong mga churches na Reformed, mga Protestanti kasi yan. Alam nyo yung Protestanti? Hindi po. Nalagay ko ba dito? Sige, mag-ano ulit tayo. Sorry, mag-lecture talaga tayo dito. Okay. So, this is what happened. Sorry, may mind-mock ako dito. So, sino nagpapasimula lahat? Ang Diyos, diba? Siyempre, sino-sinugo niya? Anong una, siya yung nag-instock, diba? Kaso, nagkasala. Adam and Eve. Adam. Kasala. Okay, di natupad yung gusto niya. Tapos, Noah. Lahat siya ay pinatay, natili yung ilan? Ilan natili? Ilan nabuhay? Ilang tao? 8 lang. Sa dami ng tao, pinatay lahat ng Diyos, 8 lang natira. Noah and family. Okay naman sila. Godly ang family. Kaso, magkamali pa rin. Si Noah pa lang, may baling na agad doon. Diba? Si Ham. So, hindi nakapagpusin na maayos, Tower of Babel, and everything. Then came Abraham. Diyan na tayo sa quiz. Okay, yun nga lang kay Abraham. Ito medyo okay kasi yung pananampalataya na ganun eh. Grabe, yung pinag-aaralan natin ngayon, di ba? To the point na ialay niya yung anak niya, one and only son niya, sa tunay niyang asawa. Katapos pinangako sa kanya ng matagal. So, nakita natin yung faith na Abraham.
So dito nag-umpisa ang Diyos ngayon. Ngayon, Old Testament, Israel. So sumunod ba ang Israel? Hindi. Okay, nasa huli, hindi. Pero yung iba sumunod. Kaya nga naipasa yung faith eh, pananampalataya. Yung mga prophets sumunod hanggang kay Jesus. Okay? So kay Jesus, natupad ang napakaraming bagay. So na-confirm, nalinaw ulit. No, medyo naiging malabo yung pananampalataya nila. Nalinaw ulit, pero nagsimula siya ng church. So dito na tayo ngayon sa church. Ngayon, perfect na. Ganun yung church eh. Si Jesus na nangunguna, merong church, matutupad na ang kalooban ng Diyos sa lupa. Ano ba nangyari? Depende. In a way, ganun. Pero hindi totally, okay? So what happened to the church? Ano tayo mag-isa? So ito yung church ito, ito yung tunay. Iisa lang naman yan, di ba? Pero, ano nangyari sa church? So, pinersecute sila, dami yung pinapakay. Pero dumadami sila lalo. So, kung makikita niyo yung progression, para talo si Satan. Nandiyan na yung established ni Jesus in church. So, iniwanan niya yan, pinalakas sila, binigyan sila ng instruction, ng Bible. Tapos hindi pa rin perfect. So, merong naghati, okay? So, itong true church na yan, nahati yan. Ito yung mga true churches, madami, local churches. Pero nagkaroon ng napakalaking main church dito. Ito yung RC. Ano yung RC? Roman Catholic ang tawag ko dyan. Yung tawag yung church. Kasi nga, hindi yung church. Pero yung tawag sa kanila, church. RC. Okay, so sila na yun ang pinakamalaki. Bakit instant laki sila? Kasi ito nga, Roman nga eh. Empire. Okay, state religion. Kung sila yung state religion, okay, lahat ng Pilipino, Katoliko, gano'n. Sa kanila, lahat ng empire, Katoliko kayo lahat, Kristiyano kayo lahat. So that is never the way of the Lord. Hindi siya gano'n. Kung mapansin nyo kahit Israel, lahat, basta anak kayo ng Israel, Israel lang ba kayo, gano'n ba yun? Later, matututunan natin, hindi. Kasi pananampalataya pala. Kahit anak ka ng nananampalataya, hindi ka nananampalataya, pinili mo yon dahil mayroon kang free will, yung pag-usapan natin today. No? Hindi ka parang Kristiyano. Hindi mo pinili. Ginoktay mo ang Panginoon. Ginoktay mo yung magulang mo. Niloko mo. So, hindi ka parang belong. Okay? So, sa Catholic, ganun ang ginawa nila. Basta Catholic ka, sige, member ka na. Anak, tatay ka ng Catholic, Catholic ka rin. So, napo tayo sa... So, dito na tayo sa true church. Eh, siyempre, nagpatuloy yan hanggang sa panahon natin ngayon yung mga Baptist. So, hindi lahat, ha? Again, madali lang tawagin yung sarili yung Baptist, pero yung iba extra-extra yung ito. Pero, dinayin ko lang dyan kasi pag-uusapan natin, ito muna sa kaliwa. So, yung pinaka-main branch ng Christianity na kilala sa libutan, yung nasa records, is yung Catholic. Okay? So, nagkaroon ng unang hatian dyan is about 1000 AD. Yung pinakamalaki. Dati na meron na, pero yung pinakamalaki niya, nagkaroon ng RC pa rin. Ito yung Orthodox. Greek Orthodox. Karamihan nga, nasa Russia and the part ng Europe. Yung RC, ang pinaka-headquarter sa isa, sa Rome. Kaya nga Roman Catholic. Okay, so wala pang Vatican, no? Pero parang doon na. Pinubuo na yan. So may dito tayo ngayon mag-upusin para malaman na Calvinism. Dito yung RC ngayon, nahati na naman, around 18th century. Ne? Nawagan na din, alam ko, 18. Around 18, record pa naman tayo, dito ko siya. Alam ko, ganyan. Okay. Hindi ako nagkakamali. Pero early, early mga 16 pala, 1600 to 1800, nag-umpisa na yan. So, yung RC ngayon, dito na nahati. So, sabihin natin yung isa-isa, RC pa rin. Nagpatuloy sila.
Pero yung mga iba is Protestant ang tawag collectively. Protestant. Okay? Doon nagsimula yung Protestant. At itong mga Protestant, napakarami din ito. So yung iba sinasabi yung Baptist is Protestant, hindi totoo yun. Okay, yung ibang Baptist, yung kaalaan nila eh. Pero napakalabo niya. Itong si Martin Luther, nalaman niya lang na it is by faith kung nagbasa daw kayo siya ng Bible. Hindi ako naniniwala nga na. Okay. I believe may influensya dito sa labas. May influensya sa labas, hindi may matatakasan na sarili mo lang. Anyway, dyan ngayon, isa sa mga Protestant sects is yung Calvinism or yung Reform. Yung sabi natin dito is Reform, Protestantism, okay? Calvinism, Protestant. At kilala sila, nakalagay dito sa Encyclopedia. Okay, sabi dito, the major brands of Protestant that follows the theological tradition and forms of Christian practice is set down by John Calvin. So, kung alam mo yung tinuturo ni John Calvin, alam mo na ang Calvinism. Yung iba, nag-iiba-iba. Pero ang pinaka-main niya, binasa ko mismo kahapon, kagabi lang, okay, para sigurado. Talagang sinabi niya na, ang pinag-aaralan kasi natin ang kaligtasan, di ba? Ito yung sinabi niya. Sabi niya, ang Diyos ay namili na, umpisa pa lang, no? At walang dahilan. Wala ka na magagawa. Ang tao ka, pinili ka niya itong grupong to sa langit, ito sa impyerno. Yun ang sabi niya. Okay? So, mali yun. Anong mali dun? Alam natin yung origin natin, ginawa tayo ng Diyos. Kaso, yung destiny natin, ang nag-determine ng Diyos na lang. So, bakit pa tayo mag-praise? Ba tayo may soul winning? Bakit tayo mag-aaral ng salita ng Diyos? Kung automatic lang, tayo ang automatic impyerno ng ayon. Doesn't make sense, diba? Wala na. Determine na ng Diyos. So, yun yung mali-mali. Yun yung papasinumalingan natin ngayong umaga. Okay? So, nabasa ko sa akin ito. So, pangalawang bagay ay kailangan natin aralin itong tinatawag sa logic na false dichotomy. Medyo ano to ha, mga terms. Dichotomy, pag sinabing dichotomy, di ba, ito mga bata, alam niya yung dichot? Pili doon? Dalawa po to. Dalawa yung kanyang separate na pili doon. Pero hindi ko tinitin yung dichotomy. Sabi yung dichotomy, dalawang bagay. Okay? So ano yung isa pa lang? Mabilis lang to. Sino umiinom ng Coke? May mga fans ng Coke. Okay? Coke? Pepsi? Sabi nila, itong mga diehards sa soft drinks, dalawa lang ang ano, bibili yan. Isang Coke, isang Pepsi. Pag hindi ka Coke, Pepsi ka. Pag hindi ka Pepsi, Coke ka. Okay? Sabi na ang iba, kung hindi ka... Ano ba sa station natin dyan? Hindi ka Coke. Yung panahon ni Daddy, siya na yan. Sinisikat doon na idol nila. Si Nora. Bilma. Okay, pag hindi ka Nora, Bilma ka. Pag hindi ka Bilma, Nora ka. So sa US, Democrat and Republican. Okay, pag hindi ka Republican, Democrat ka. Hindi ka Democrat, Republican. So yung Republican yung medyo conservative, yung liberal yung Democrats, pero parang ganun. Pag libertarian ka, liberal, conservative. Okay? Pag conservative ka, hindi ka liberal. Pag liberal ka, hindi ka conservative. Ano ba? Sige, kayo magbigay. Binary.
Alam, ayun, totoo yun eh. Kasi wala na talaga eh. Yung pinag-usapan natin ito, yung mga kala nila ganito, pero actually hindi. Okay? Ano pa yung... Ngayon na, dito tayo mapasok ngayon yung... Gusto ko isa pa, gusto ko isa pa. Hindi, iPhone, tsaka Samsung. Yan. iPhone. Android. Android. Or Android. iOS. Android or... iOS. Ano ba? Windows, Linux. Ayun na, thank you tayo ngayon. Hindi, nakalaman mo din ganyan. Sabihin, kung hindi ka ganito, ganyan ka. Yan. Parang isa yung medyo sa mga bata. Yan, sige. Ito na lang. Hindi ka itim, puti ka. Black. Kung hindi ka lalaki, babae ka. Yan, tama yun. Tama. Ito yung mga mali. Okay? Post na ikaw tumim. Sabihin, pwede tawag din nila dyan is the policy of the excluded middle. Alam niyo yung policy? Nandaan natin last time ito, di ba? Pag sinabi policy, pinaniniwalaan mo na totoo pero mali. Okay? So napakadami niya sa logic. Itong tinutukoy natin ngayon, isa lang. So anong sabihin nung first time ko, Tommy? Ibig sabihin ito, pinagpapalagay mo na dalawa lang yung pagpipilihan mo, pero actually hindi. Okay? So dyan papasok ngayon yung co-contempsy. Meron pa bang iba? Diba? Marami. Diba? May stars. Royal. RC. Nora and Vilma. Siyempre, meron Maria. Sharon. Marisel. Republican. Democrat. Liberal. Meron mga independent, di ba? Marami yan, actually. Kasi hindi nga sikat. So, pang di sikat. Kaya, pag doon katawang ko, siguradong talo ka. Conservative, liberal. Ito ang problema dyan. Actually, parehong tama yan at parehong mali. May mga bagay kasing dapat i-conserve tayo. Kasi namin conservative, they hold on to the things na importante. Tama yun. Pero yung mga hindi mo dapat panghawakan, dapat bitawan mo na. Doon nagkabalik na siya. Pag sinabing liberal, pag mali yan, aalisan ko yan. Gusto ko laging bago, progressive na tawag din nila dyan. Okay? Hindi na usong Christianity, bago na. Yun ang mali sa kanila. Pero, pag napatunayan mong mali talaga, dapat umalis ka na. Kaya si Jesus, pwede mo sabihin siya yung libertarian din, di ba? Wala lang yung established na yung religion sa kanila nung time niya eh. Tama ba? Sige, ginawa niya, tinuligsa niya. Parang in a way, libertarian siya. Liberal siya. Okay? So mali rin to kasi nag-overlap to. Okay? At minsan pwede kang maging one and the other. Depende sa... Depende sa pinag-uusapan, sa context, okay? Okay. Android and iOS, mayroon pa lang Windows. Maniwala ka sa hindi. At may ginagawa pa yung Samsung, isin. Okay? Black and white. Meron bang middle sa black and white? Dami, di ba? Marami. So, ganun din ngayon yung Calvinism. Natatawag din sa kalaban nila is Arminian. Okay? Ang Calvinism, yung binanggit ko kanina, ang tao ay walang free will. Ang Diyos ang gumagawa lahat. Okay? No free will. Ito, free will. Ang sinabi niya free will, ano? Nakakapili tayo. Medyo malalim tayo ngayon. Ang Diyos, sundan niyo lang. Pero kaya niyo ito. Ano yung namimili ka ba? Namimili ka ba? Joshua? Sino namili ng damit mo? Bakit? Bata ka pa eh. Si Jana na lang. Anong pinili mo ngayong umaga? Ikaw ba namili ng damit mo? Okay. So meron ka bang free will? If you're free will outside of the influence of anybody, ikaw lang mamimili nun. Yes. Yan nun yun, di ba? Kaya sinasabi ng Calvinist, wala ka nun, ang Diyos ang gumawa lahat. So napakalaki ng problema. Pero mas sikat actually ang Calvinist ngayon. Sa dami ng literature na pinudus nila, even ang Baptist ay na-influence sila. So, papunta na tayo doon. Pangatlong point ko is the three type of Baptist. So, naniniwala ba kayo na ang Baptist ang tunay na church? Yes. Kung hindi, paaralin nyo. Naniniwala ako ito yun.
Pero again, ang iba nakikibaptist, so in that point, dahil independent tayo, hindi mo pwede sabihin na lahat ng baptist, hindi, ganun. Okay, check mo din. So yung baptist, may nakakapareho sa kanila, yung maganda, yung tinatawag na distinction na tinatawag. Bible is the sole authority, autonomy of the local church, ano ba yun? Individual soul liberty, priesthood of all believers. Ibig sabihin, lahat naman ng palataya pwede maglapit sa Diyos. Wala ditong ano, wala ditong mga laity, ganun ganun. Ano pa? Priesthood of baptism, two ordinances, two offices. So, deacon and bishop lang, pastor. And then, two ordinance. So, pinakis natin last time. Baptism and Lord's Supper. Ano pa? Ano yung I? Nasabi ko na. Individual soul liberty. Yung S is? Okay, pwede nyo search yun, Baptist Distinctives. Yes. Baptist Distinctives. So, yan. So, pag meron, no, Baptist yun. Pero iba ay nag-stay away doon. So, hindi na sila Baptist. Okay, yan. Dahil ng Baptist, naniwala tayo, ito yung historically, tunay talaga, kung may mali man, bumabalik yun sa tama. Okay, kasi tinitingnan nila sa Bible lagi. Pero even ng mga Baptist, medyo na influence ng Calvinism. So kaya may sinasabing itong kanina, yung Calvinism ng Arminian, pati Baptist ngayon, nagkaroon ng dalawa. Yung pabol dito, tsaka yung hindi pabol. So yung mga pabol, ang naging tawag niya is particular, Baptist. Yung mga hindi pabol, general, Baptist. Okay, bakit particular? Kasi nga, si Kristo ay namatay lang para sa ilan. Limited atonement. Si Kristo ay namatay para sa ilan. Hindi para sa lahat. Kasi sabi sa Bible, Christ died for all. He tasted death for all men. So, ulit-ulit yun. So, medyo tama yung general. Anong mali din si General Baptist? Dapat din nila pinatulan to. Kasi, may mali din, maling-mali to. Hindi mo na kailangan i-grupo yung sarili nyo sa iba. Okay? Kaya mayroon tinatawag mo yung pangatlong baptism, ang tawag nyo is, dati ito, okay, hindi na ginagamit ito. Ang tawag nyo na sarili nila is the regular baptist. Yung pagdating na sa Calvinization. Okay? Kaya tinawag nila yung sarili nila para pangasal doon sa dalawa. Hindi ako Calvinist, hindi rin ako yung Arminian. Ano ako? Regular baptist ang tawag nyo. Ang ganda yan, pagbilagkaralo kasi nga, regular, exhibit. Ito naman talaga paniniwala namin. Wala na akong kailangang baguhin. Okay? Ako sunod po. So ngayon, dito na tayo. May time tayo. No? So ngayon tayo yung 24 minutes. Dito tayo sa ating ginawang table para i-debunk mismo yung Calvinism ng malinaw at step by step at biblical. Okay, so actually, hindi pa kompleto to. Ito lang parang guide ko. Okay? So, what I did is, kinolekta ko yung, mayroon kasi tinatawag yung Calvinism ng 5 points of Calvinism. So, ito yung parang pinaka malalaman mong Calvinism kapag naniniwala ka sa limang yun. At ang acronym nun is TULIP. Okay? Pag sinabi TULIP, Total Depravity of Man, letter T. Okay? Yung U is unconditional election. Yung L is limited atonement. Okay? Nasulat diba? Yung I is irresistible grace. And then yung P is perseverance of the saints. So, explain ko isa-isa. Kapag sinabing from the dulo, so, yung perseverance of the saints, yung sabihin lang nun, pagligtas ka, siguradong hindi ka
sigurado na yung ano, kumbaga, determined ka na na ikaw ay maliligtas. Basta naligtas ka, magpersevere ka. Ibig sabihin nun, magiging masipag ka. Okay? Ultimately, maliligtas ka. Kaya dyan tayo dati, naniniwala rin ako dyan. Actually, may tama naman talaga dun. Hindi naman tayo once you always see. So, kaya pag sinabi nilang perseverance of the saint, hindi eksakto yun na sinasabi nila. Pag sinabi nila, sigurado kang mag-ano. Kaya pag nagpakamatay ka daw, kaya may mga ginawa kang bagay, kahit na lang palataya ka sa Panginoon, kaso nag... May nangyari sa'yo, na-discourage ka ng sobra, hindi ka uligtas. Kasi, yun doon, dapat mag-persevere. Doon tayo nagkakaproblema sa kanila. I believe yun ang mali. Okay? Okay, yung perseverance natin. Pag sinabi persevere, magpa-persevere. Ngayon, yung second to the last, irresistible grace. Yung isang mystery ng grace, siyempre, yun yung pabor na binigay sa atin ng Diyos. Paano sabi nila, irresistible? Irresistible grace. Pag sinabing resist, pipigilan. Okay? Pag sinabing irresistible, hindi mapipigilan. Ano yung sabihin nila doon? Ang sabihin nila doon is, yung mga tinawag daw ng Diyos, hindi mo pwede pigilan nga yung grace daw. Maliligtas ka kahit ayaw mo. Yun ang turo. Ang turo natin, kailangan tumanggap ka para sa marinig mo, tapos ikaw yung mamimili, mag-decide ka. Sinasabi nyo, hindi ikaw nag-decide, ang Diyos na nagbigay sa'yo yan. Kaya irresistable, hindi mo may pigilan daw. Sabi sa Bible, kaya pinipulit sa atin to, yung tumanggap, syempre, tumanggap, yung iba, hindi. Hindi tumanggap, so napigilan. Okay? Kamaya, itali natin yan. Limited atonement, yung napanggit ko kanina, pag sinabing limited, hindi nga, namatay lang siya para sa iba. Hindi siya namatay sa lahat, kasi kung namatay sa lahat, lahat ligtas. Ganun ang argumentation nila, which is mali. Amen. Detail natin yan. And then, yung second to the first is unconditional election. Pag sinabing unconditional, walang kondisyon, basta pinili ka lang. Wala lang, pinili ka lang ng Diyos. Kaya mapapansin niyo sa lagi sila ngayon, basta pinili ako, pinili ka naman talaga, kaso sa kanila, unconditional, walang kondisyon, basta naligtas ka, walang question yun. Okay? And then yung letter T is total depravity dahil depraved, pag sinabing depraved, walang magagawa. Okay? Kaya pag linagaw pa ng total, ano na, talaga walang magagawa. Ano yung iniwala ko, wala tayong magagawa, pero meron. May konti, may binigay sa amin ng Diyos kung tayo naliligtas yung manampalataya. Una, naiintindihan natin yung gospel, at least yung basics, alam mo yung kasalanan, alam mo yung kabanalan, alam mo yung langit at lupa, kilala mo ang Diyos to some degree. Ayaw niya ng sa langit siya nakatira, naiintindihan mo yun. Pero sa kanila, hindi mo maintindihan niya, wala kang maintindihan. No? Kaya badaan natin sa isang Biblic Bible verses nila. So, kaya mo ba? Daddy, kaya ba? Para sa iyo ito eh. Total depravity. Bibigay ko sa inyo ito, yung buong Excel. Okay? Wala yung ano ko. Okay. So, bago yan, bago yung tulip, yung lima na yan, yung pinaka, kasi madadaanan natin yan, yung pinaka term na yung term na hinahype nila is yung sovereign. Okay? Isa pa yan, pag narinig mo yung sovereign, nasa Bible ba yung sovereign? Sa King James, walang sovereign. Pero okay din actually, may katotohanan sa pag sinabi sovereign. Okay, tayo Pilipinas. Ibig sabihin, ikaw yung mag-determine kung ano mangyayari sa bansa nyo. Kung ayaw mo lang ba din dito, dun sa kanila, gusto nila, dahil sovereign tayo, walang makikialam sa atin. Pwede natin piliin na bawal ang sodomite marriage. Pwede ganun. Dapat lang. Okay? Hindi pwedeng makialam ng ibang bansa. So, yun ang sovereignty. So, in a way, tama yun. At talagang lalo na ang Diyos, talagang sovereign siya in that context. Pero ang mali sa kanila, yun nga, pinakahulugan nila dito dahil ang Diyos ay siyang namimili lahat. Yung kaligtasan, ang context natin, kaligtasan, again,
yung pag hindi kaligtasan, tama yan. Pag hindi ko kaligtasan pinag-usapan natin, tama yun. Ang Diyos ang namimili lahat. Pero pagdating sa kaligtasan, hindi pwede yun. Bakit niya pa tayo binigyan ng free will? Diba? Okay. So, ito yung sinasabi ng sovereignty. Ang Diyos ang namili, sa umpisa pa lang, na maliligtas o hindi. Walang kondisyon, wala tayong magagawa, okay? Walang unfair, basta pinili lang niya. Gusto ko ano? Gusto ko kalahati ng tao may papanganak sa impyerno. Siya na namili doon. Hindi. Hindi totoo yun. Ang gusto ng Diyos, lahat maligtas. Pero dahil sa iba na, hindi pwedeng hindi naman umalima sa kanya, hindi naman palataya, tapos maligtas. Hindi pwede yun. Okay, ito yung ginagamit nila mga verse sa sovereignty. So, isa natin itong kakayanin natin. Okay? Maging naka-record to, lalagyan sa YouTube to, at ibibigay ko pa sa inyo to. Okay? So, unang verse na, again, nakuha ko to is, bukod sa internet, yung mga kilala kami sa Bible Studies Office, na siya yung pinagbigay ko ng mga supporting verses nila. So, hindi pwede sabihin, pinili ko lang to. Ito talaga yung binigay nila. So, napakalinaw na Calvinism na ito. Okay, isa-isahin natin. So, number one is John 6. Masahin na natin yung ginagawa. John 6. By the way, yung ating verse para dito is, sabi dito, but the end of all things is at hand, be in there for sober. Sabihin, malapit na ang wakas, anytime. Hindi, anytime. Sabihin, malapit na. Hindi na yan, sobrang tagal na magpapabanding-banding tayo. Yan ang sabihin nito. So, dito mo tayo sa Calvinism. So, sabi sa John 6. 64. Okay. But there's some of you that believe not. May mga hindi naniwala sa inyo. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not and they should and who should betray him. So alam niya na. So isa pa lang. Kasi hindi yung mag-betray sa kanya. Si Judas yun and others. And he said, therefore, said I unto you, that no man can come unto me except it were given unto him of my Father. So sa Tagalog, makita nyo na, pag hindi ka binigay ng ama sa anak, hindi ka, sabi dyan, walang, hindi ka makakalapit kay Jesus. Eh, kailangan natin lumapit kay Jesus para maligtas, di ba? So pag hindi ka binigay ng Diyos sa Jesus, hindi ka makakalapit kahit anong gawin mo. Okay? So, parang totoo, di ba? Pag yan lang ang tinignan mo, tama sila. Diba? Kasi hindi, ang Diyos ang nagbigay, ang Ama nagbigay sa anak. So, wala tayong ginawa. Ang Diyos ang naglapit. So, ito yung aking challenge dyan. Sabi dito, what can, ano ba yung sabihin ng can? Sabi dyan, no man can come unto me except it were given unto him. So, yun ba yung laging kakayanan lang? Or yung, I believe kasi, pwedeng given. Ibig sabihin, binigay lang ng Diyos. So, how the Father gave people to Jesus. He say, paano nga ba binibigay ng Ama ang mga tao kay Jesus para maligtas? Yun ba yung random? Hindi, kasi alam natin na, dito sa may mga tool verse kasi, ang sabi sa Bible, ano sabi dyan? No man can come unto me except were given unto him by his Father. Pero sabi dito, so ang Diyos lang na maglalapit sa'yo. Sabi ni Jesus ito. Okay, sabi siya dyan, 12:32, sabi niya, and if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. So sabi nila, ang Ama lang ang nagbibigay. Kung nga, ito, bibigay ko itong si Jamie, si Jana, at si Daddy. Yung iba, kahit kasi hindi ko ibinigay sa kay Jesus, kung ako yung Ama, wala, hindi kayo makakalapit sa Diyos. Hindi kayo makakalapit sa Diyos. Ganun ang aral nila. Kaya sabi dito, malinaw, and if I be lifted up from the earth, si Kristo ba'y naitaas na? Diba? Nag-ascend na siya eh. Sabi ito, we draw all men
unto me. So nung siya ay namatay na, at alam ng tao yan, alam ng buong mundo yan, walang ibang tao na banal na pinatay pa siya, okay? At sasabi na siya ay Diyos. Walang ibang ganun. Hindi si Muhammad, si Buddha, hindi. Kaya, ang katotohanan dito, pag sinabi ng Panginoon na ganyan, nung siya ay nag-ascend na, lahat pala ng tao ay hinahatak niya na. Pinapalapit niya na sa sarili niya. Okay? So, ibig sabihin, mali yung ibig sabihin nyo na dito, na hindi lahat binigay. Lahat yan ay hinatak ng Diyos sa kanyang sarili, ng Panginoon. Okay, so mali yun. So, ibig sabihin, hindi excuse na ibang tao ay hindi hinatak ng Diyos. Therefore, uy, wala ka na magagawa. That's wrong. Okay? Medyo malalim tayo ngayon, pero kaya niya. Okay, next verse. 2 Timothy 2. 2 Timothy 2:25. Bakit sila mali? Kasi may tama sila pero hindi kumpleto. Hindi nila kinonsider lahat ng relevant verses. Number 2, 2 Timothy na sovereign pa lang tayo. Wala pa tayo sa tulip. Sabi sa 2 Timothy 2:25, in meekness and stumbling those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to acknowledging of the truth. So parang ganun din, ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng repentance. Again, ano yung repentance? Change of mind. Okay, change or turn. Isa lang yung change of mind sa repent. Kasi pwede ka mag-repent ng ibang bagay. Kung na, pupunta ka dito, ay, nagbago isip mo, pupunta ka dito. So bago ka pumunta dito, nagbago mo na isip mo. Okay? So pero minsan, mayroong na... Minsan, hindi lang nagbago isip. Wala kang magagawa. Maraming kalaban dito. Oh, okay dyan. Nag-repent ka. Ang Diyos din, ganun. No? Dating, ang pangako niya sa yung mga Israelites, pagpapalayan ko yan, kahit ano mangyari. Basta, okay, basta mag-obey kayo. Eh, di sila nag-obey. Sabi na parang, hindi, syempre, ayaw ko na rin sa inyo. Ganun ang repent. So, sabi dito, ang pinapakahulugan nila, ang Diyos ang nagbigay ng repentance. So kaya daw sila naligtas, ang Diyos ang nagbigay ng repentance, nagbago sila ng isip, nagbago sila lahat. Okay? At inacknowledge sila yung katotohanan. So pag tinignan nyo itong verse lang again, ay parang tama sila. Diba? Kasi sabi niya, ang Diyos ang nagbigay eh. So kung ang Diyos ang nagbigay nun, hindi na ikaw ang namili. Diba? So yun yung point nila. Ito yung malaking mali nila. Okay? Ang tanong dito, ang pinag-uusapan ba dito, kaligtasan ng kaluluwa o ano? Kasi pag yan lang tinignan mo, repent o may repent. Okay? Acknowledging of the truth, parang kaligtasan yan. O tingnan natin sa ano ang pinag-uusapan dito? 2 Timothy. Okay? Gawa ng tao to eh. Si Paul, ini-instruct si Timothy kung ano yung dapat niyang gawin. Okay, kaya sabi dito sa 21, sabi dito, if a man therefore purge himself from this, o ikaw gagawa niyan, alisin mo lang yung mga bagay na nakaka-dishonor. Nakakasalanan niya, basically. So pag inalis mo lang sa sarili mo yan, he shall be vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use. Napaka, yan ang isang mga central verse sa mga Bible school. Kahit sa atin din. Kaya ka nag-aaral ng Bible para gamitin ka ng Diyos. Sabi dito, pag inalis mo yung mga kasalanan sa'yo, ikaw ay gagamitin ng Diyos. Saan gagamitin? Sa ministry, sabi dyan, lahat ng magandang gawain. So, ang tanong, kaligtasan ba ng kaluluwa yun? Nag-uusapan? Hindi, di ba? Ang pinag-uusapan dito, paano ka magagamit ng maayos? Okay? So kung gusto mo lang magamit ka ng maayos, alisin mo yung mga kasalanan na hindi magpapabuti sa'yo. Diba? So hindi ko nag-usap ng kaligtasan dito. Bakit nila ginagamit ito sa kaligtasan? So, wala na, diba? Laglag na agad. Okay, kaya sabi dito, eh bakit sinasabi ang Diyos ang nagbigay sa kanila? Ibig sabihin lang doon, inalaw sila ng Diyos na mag-repent. Okay? Kaya ito yung mga keyword ko dito, instructing those. Kasi mo yan. Yan o. In meekness, instructing those. Pag ikaw ba nag-i-instruct,
pinapapili mo sila o hindi. Kunwari dito, tinuturoan kayo mag-ano, kunwari mag-tides, kunwari, o mag-soul winning. Okay, meron tayo kami alas tres. Kung sinong gustong pumunta, pumunta. Okay, ibang gusto mag-stay dito kasi nag-abatay ng bata. Kung gusto kong mag-review na lang, mas importante si Bible quiz. Kasi ayaw mong isiro ka. Ipili ganun eh, kasi hindi ka lang pwedeng hatake namin. Okay, nasabihin ko na sa'yo, importante ito kasi dito ka nag-iipon ng reward. Pag may naligtas ka, okay, in that context, uy, dagdag sa iyo. Okay, reward sir. Instructing, sabi ba dito is acknowledging. Ano yung acknowledge? Sa amin, minsan sa office, minsan nasan-nasan ko pag ibang tao is, hindi man lang ina-acknowledge yung email. May email ako sa iyo, hindi ka man, oh, sige. Gagawin ko, natanggap ko, noted. Gagawin ko. Kasi nakakasal yun kasi, parang binabalyo wala, di ba? Pero bago sila mag-acknowledge, namili na naman sila, di ba? Kaya sinasabi dito, hindi ako naniniwala, sinasabing given dito, una, hindi yan kaligtasan. Pangalawa, sinasabi lang dyan is, ang Diyos ay pagbinigay sa, hindi yung bigay na talagang siya lang yung kumilos. Okay, yun lang gusto ko sabihin dito. Nakuha nyo ba? Medyo malalim tayo ngayon, pero kaya niya. Next, Romans 9:21. Hindi natin matapos, sabi ng hapon. Sabi dyan, Romans 9:21, hath not the potter power over the clay of the same lump to make one vessel unto honor and another to dishonor? Ito, talagang lakas nito. Kinukumpara tayo sa isang pot, isang clay. Ang Diyos ang kumikilos sa atin, tama naman yun. Pero siya daw yung nag-uporma sa atin, kung gusto kang i-forma para sa impyerno, gano'n ba yun? Ito, pag-forma ko ito para sa impyerno. Ito, gagawa ko ng pot, gusto ko lang babasagin. Pwede siguro yung mga loko-loko, di ba? Tsaka mga gano'n, yung mga... Yung sila mga tradisyon, tsaka mga... Ang Diyos, hindi gano'n. Hindi ka gagawa ng tao para lang ilagay sa impyerno. Diba? Napakalinaw nun. Bakit nagagawa ng tao, itong taong to, gagawin ko to para sa impyerno. Bakit ganun? Hindi pwede yun. Okay? So, ano sagot natin dyan? Ano yung, again, madalas ang actually, pag sinummarize mo to, itong aking ginawang reputation, ang pinakasummary ko dito, context. Pag inalam mo yung context, laglag yung false teaching. Alam yung context? Ano yung context? Con. Means together, text yung kasama. Ano? Ibig sabihin nun, pag inalam mo yung ibig sabihin, talagang ibig sabihin yung sinasabi dito, mawawala na yung aral ng Calvinism. Okay, bakit? Yung sabi dito, ano yung focus ng chapter sa 9? Romans 9. Sa nagsimula yan. Kaligtasan ba ng kaluluwa to? Sa lahat ba ng tao? Hindi. Okay. Ito ang context ito is medyo parang gano'n, pero particular sa mga Israelite or sa Udyo. Okay, para sila naman daw ay yan. So, ang dapat nila maintindihan dito is walang pakialam yung Diyos sa kanilang mga lahi. Pag pinag-aralan mo yung Romans 9. Okay? Nandiyan. Ito. Sa dito, for I wish myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh. Ito yung mga kamag-anak niya, mga Hudyo na. So, ganun gusto niya maligtas yung mga Hudyo. So, ligtas ba ang Hudyo? Lahat? Hindi, kasi nga, gusto niyang maligtas eh. So, obviously, hindi. So, yung iba doon, maaaring maligtas at dapat maligtas, kaso hindi paligtas. Yun ang malinaw doon. Kaya ang context ng chapter 9 is, kasi sinasabi ito, walang pakialaman Diyos ha, kung saan ka pinanganak, sino tatay mo, wala akong pakialam dyan. Kaligtasan ng kaluluwa,
wala nang kinalaman yan. Okay. So kaya ngayon, pag pinag-usapan natin pa rin ng clay, yung potter tsaka yung clay, hindi yun maligtas yung kaluluwa mo dahil lang sa iyong race. Hindi yun ang sinasabi doon. Okay? So yun yun. So kaya yung iba, pinuma ng Diyos, hindi para mapunta sa impyerno. Ang sinasabi doon, yung siyang bahala na pinuma niya yung iba, Israelite, pero yung iba doon, hindi maliligtas. Pero yung mga Gentiles, yung iba doon, maliligtas pa rin. Okay, medyo malalim tayo ngayon. No? Ito pa yung ginagamit nila, Proverbs 21. Verse 1, the king's heart is in the hand of the Lord as the rivers of water. He turneth it whithersoever he will. Okay, linaw, di ba? Tingnan mo, ang Diyos ang ano, gusto niyang yung puso ng hari, gusto niyang magpatayo ka ng building. Uy, ang Diyos ang gumawa nun. Maligo ka alas 3 sa hapon. Ang Diyos ang gumawa nun. Tingnan daw yung ano. Yung mismong will ng ano, di ba? Ng hari. Kita mo yan. Ang Diyos ay pinamanipula tayo. Yan ang punto nila, okay? Yung tanong ko ngayon, ang challenge dito, eh bakit naman tayo binigyan ng free will? So either mayroon tayong free will o wala. So hindi pwedeng i-contradict na yun. So ang balis na sagot dyan, bakit sinasabi dito parang linaw na siya mismo yung nagano eh. Okay? Ito, bibigyan ng example yung kay Pharaoh. So medyo malang haba to. Pero kung maalala niyo yung kay Pharaoh, wala pa tayo dyan, no? Genesis, ano kayang Pharaoh? Exodus na ba yun? Okay? So kung makabasa niyo Exodus, nung una, sabi doon, anong bandang huli? Sabi yun, the Lord hardened the heart of Pharaoh. Kung pinatigas niya yung puso ni Pharaoh, kita mo na, ang Diyos ang nagpatigas eh. Therefore, wala siya nagawa. Ang Diyos ang nagpatigas sa kanya, therefore, paano siya mag-isisi? Paano siya maiisip yung tama, patigas na yung puso niya? Yun yung punto nila, pero di na napansin, again, yung context, nung panimula pala nun, ang nagpatigas ang puso ni Pero, yung sarili niya. Tingnan niyo yun, and, hard. Hard. Okay? Ito yung, ano pa, pero ito na, and I will harden, yan. Ito yung future, pinapangako na Diyos yung mangyayari. So sabi dyan, and he hardened and then ito. And the Lord said to my Pharaoh's heart is hardened. Okay? And Pharaoh's heart was hardened. And he hardened his heart. Okay? Yung si Pharaoh, pinatigas niya yung sarili niyang puso. Okay? Tumigas yung puso niya, hardened. And Pharaoh hardened his heart. Nakailan na tayo. Nakatanggol na tayo. And ito, medyo passive. Heart of Pharaoh was hardened. So, but na rin sa 9, ang Diyos na yung nagpatigas, okay? So, napansin niyo yung progression niya, ito yung parang isa sa mga katotohanan natin sa Reformate. Diba? So, Proverbs, ito. Masabi dyan, therefore, his calamities come suddenly shall be broken without remedy. Ano yung sabihin ng without remedy? Wala nang pag-asa, wala nang hindi na maayos. Hindi, kala ko, habang buhay tayo may pag-asa. Yung sabi nito, wala nang pag-asa. So, isa yan sa mga life ko. Okay, ganoon din dito sa 29.1, he left off and reprove. Okay, parang si Pedro. Paulit-ulit, mga mira, kailangan nakita niya na ang Diyos ay kumikilos, hindi pa siya nakinig. Kaya sabi nito, harden his neck. Shall suddenly be destroyed and without remedy. So, dalawang beses. Merong punto talaga na pwede ka nang hindi maligtas. At hindi ka na makare-remedyohan. Kasi, pinatigas yung puso ko nun. So, ano yung sabihin nito ngayon? Ang sagot lang natin dito sa Proverbs 21.1, ano, kahit pang Diyos ang nagpatigas yan, hindi natin alam ba anong dahilan yan. So, sa case ni Pharaoh, siya nagpatigas una sa lahat ng kanyang puso, and then, nakunuhan Diyos sa kanya,
Okay? Tinuluyan siya. Yun yun. So that's an explanation. Yung pwedeng i-negate yung ang Diyos ay binigyan tayo ng free will. And lastly, hindi tayo na-touch yung total depravity. And actually, itong term lang na sovereign, na-touch na namin lahat. John 15:6. Diyan mag-extend tayo ng konti. Sixteen pala. Okay, so sino nagkasalita? Dahil pula yan, si Jesus. Sabi dyan, "Ye have not chosen me, but I have chosen you or ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. And whatsoever ye shall ask in my, the Father in my name, he may give it you." So, ang pinakaalam nila dito, kita nyo na, ang si Kristo ang namili sa kanila, hindi sila namili. Ayun, masabi yun. Hindi kayo namili sa akin. Diba? So, again, parang nagamitin nila yan. Ano? Kung si Jesus na namili, hindi tayo namili. Therefore, hindi tayo namimili ng kaligtasan natin. Okay? So, anong problema dyan? Ang challenge natin, sinasabi ba dito na ang si Jesus ang namimili sa kanila sa lahat ng bagay? O dito sa particular na bagay lang na to? Diba? Kasi ang gusto niyang palabas ng Calvinis, ang Diyos ang namili sa lahat ng bagay para sa lahat ng tao. Hindi yan sinasabi dito. Okay? So, kung ibig sabihin nga nun, wala na silang pinili. So, mali yun. Okay? So, I believe, sa particular na bagay ito, si Jesus ang namili, pero hindi sa lahat ng bagay sila yung namimili. Okay, medyo actually simple lang eh. Ang nininigate lang natin yung abuse nila. Inabuso nila yung aral na ang Diyos ay namimili. Talaga naman namili siya. Pero ang tanong ba ay sa lahat ng bagay? So, hindi po ganun. Okay, so actually tapos na tayo. So, hindi parang na-touch yung ano. Yung tulip. Pero actually yun na rin yun eh. Tulip. May isa pa? May isa sa inyo? Para mamayang hapon. Mayroon pa naman 5 minutes. Okay, dito na tayo. Sa tulip. So, ibig sabihin kasi nito, pag may mali doon, kahit isa lang doon, sabog na yun. Kaya papakita natin lahat yun, mali. Yung pakahulugan nila doon, ha? Okay, sa total depravity, ibig sabihin nito, lahat, walang magagawa ang tao, kahit ano, kahit mag-decide, kahit malampalataya, di mo kaya. Ano ba tayo mag-preach? Pero yun kasi sabi nila. So, ano yung pinanggalingan nila? Genesis 6:5. Sino to? Genesis 6. Noah, di ba? And it repented the Lord that he had made man on the earth. Tama ba ako? 6:5. Sorry. And God saw the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Ano yung sabihin nun? Pakita mo na, ang tao daw, lahat daw ng tao, ginawang lahat eh. Actually, si Noah pa lang, hindi na eh. Diba? Pero ang pakahulugan nila dito, kaya binigyan na itong verse na to, kita mo na, lahat ng tao, lahat ng iniisip niya, ay masama lang at tuloy-tuloy. Parang ganun niya, pero hindi. Kasi nga, si Noah pa lang eh. So, may pagkatotoo yun, pero pinapakahulugan nila, wala tayong magagawa. Totally, hindi. Yung sinasabi ko ito, parang nananaig yung kasamaan sa karamihan, hindi lahat, nung panahon nila. Pero gusto nilang palagal lahat, okay? So, ang challenge yan, sa lahat ba? Sa lahat ng pagkakataon, hindi. So, tapos yun. Ecclesiastes 7:20. Hindi ata ito. Natama. Ang sabi dyan, "For there is not a just man upon the earth that doeth good and sinneth not." So, famous to, di ba? Nagamit ang sunwining.
So, tama yan kung ang context mo is kabutihan mo. Hindi yung kabutihan mo ang magliligtas sa'yo. Tama yun. Wala kang kabutihan, therefore, hindi mo may liligtas sa sarili mo. Tama yun. Kaso, sabi nila dito, wala kang talagang magagawang mabuti. Pa, even yung pananampalataya at pag, pagpili. Okay? Okay, so obviously, ibabangga mo na naman to again. Sa meron bang tinawag na just sa Bible? Yes. Sino? Si Noah. Si? Si Noah. Noah, tama. Sino pa? Abraham. Si Enoch. Pero yung just talaga, si Job. Diba? Tsaka si... Si Noah. Diba? Especially si Job. Diba? A just man. Just man. Ibig sabihin ito, contradiction ba ito sa Bible? Hindi. Again, pag nakita mo ganyan, ibig sabihin, may particular siya tinutukoy ng tao. Sa panahon nito, Ecclesiastes 7, again, Ecclesiastes ang context niya, nilalahat niya yung tao. Wala, vanity, vanity, lahat ang ginagawa ng inay. Wala tayong magagawang mga. Kaya again, so, meron sa figure of speech na ganyan, yung tinatawag na exaggeration, diba? John 8, ito na. Ito yung binigay talaga sa akin, exactly. Ah, nabasa mo ba ito? Ito yung nasagot ko agad kasi nga alam ko yung context ito eh. Sa John 8, alam niyo yung context dito? Mga fallacy yung kalaban niya. Siya ay pinakalaban, tinutulog sa... Sabi niya dito, therefore, sabi niya, Jesus answered them, verily, verily, I say to you, whosoever committed sin is the servant of sin, and the servant abided not in the house forever, but the son... abided. Okay, sabi dyan, sir.